gumawa ng steam egg para sa mga alaga nating beta, guppy. Pwede rin siya shrimp sa goldfish tsaka sa koi. So, ang mga kailangan natin, 2 pirasong itlog, pellet of your choice. Pwede nyong gamitin ng mga koi pellet, goldfish pellet, nasa sa inyo na yun. So, yung protein, bali, main protein natin is yung ipon. Then, yung pellet natin is high in protein, which is winger beta. So, gawa to sa mosquito. So, medyo mataas ang protein ng mga mosquito. So, Spiromax, which is spirulina powder. Para hindi tayo mahirapan mag-powderize ng mga spirulina. Pero pwede rin kayo gumamit ng mga spirulina tablet. So, yung mga kailangan lang natin, syempre, kailangan natin ng blender, ng steamer. Kailangan din natin ng strainer. Then, maliit na storage para sa finished product. So, tara, simulan natin. So, una, lagay nyo lang yung hipon, balatan nyo, syempre. Tanggalin natin yung balat. Yun yung kailangan linisin. Tanggalin nyo lang yung balat. Lagay nyo lang dito. Then, lagay nyo ng konting tubig. Dahil, kailangan, lusawin muna natin yung hipon sa blender. Kasabay na rin natin to. Itong pellet na ilalagay natin. Para habang tinutunaw natin yung shrimp o yung ipon, malulusaw na rin yung ating pellet. Dahil medyo matagal yung pellet. So, medyo kulang yung tubig. Patagal na natin. So, pagka-blend natin, ganito yung magiging itsura niya. Kung mapapansin nyo, medyo wala na yung hipon. So, ito medyo may buo pa. Sasama na lang mamaya. Strain natin para hindi ito sumama dun sa mixture. Ngayon, lalagyan natin ng Spiromax. Ng spirulina. So, ang measurement na ginagawa natin is isang spoon nito. So, medyo maliit yan. Kada isang itlog. So, since 2 itlog yung gagamitin natin, 2. So, 1. 2. Sa tablet naman, isang tablet ng spirulina pa tablet, isang itlog. So, kung 2 itlog, 2 tablet yung gagamitin nyo. Pagkalagay natin spirulina, kung makikita nyo, diba? Andyan na yung spirulina, nalagay na natin yung itlog ngayon. Dalawang itlog yun. Ngayon, blend na uli natin.
blend natin hanggang mahalo na maayos yung mixture. So, mga 5 minutes. So, siguro mga 1 minute lang kasi nalusaw na natin yung mga hipon, So, mix lang natin ng ayos. Hanggang maging foamy. So, kung nakuha natin consistency, yung maging foamy yung mixture ng itlog. Check natin. So yan. Pwede na to. So ito na yung sasalain natin sa strainer at nilalagay natin sa container natin para maging steam egg. So tara. So ayun. Pagkatapos natin i-blend lahat, na-mix na natin lahat ng mga ingredients natin. So, ito na. So, ito yung final nung na-blend natin. So, yung tubig na nilagay natin dito, mga 4 spoonful na ginamit natin para dun sa pagbe-blend ng hipon para malusaw natin sa blender. So, meron ako dito na lalagyan ng ice cube na ginagamit sa ref na hindi na ginagamit sa bahay. So, pwede rin kayo gumamit ng ibang container. So, ito yung ginamit ko para pwedeng mahati-hati yung steam egg natin. So, meron sobra. So, gagamit pa tayo ng isa pang container. Tayo lang natin. So, ito. So, hindi na natin to ni-strainer kasi kinapa ko yung ilalim. Wala na tayong hipon na nakikita. O nakakapa. So, meron man, bits na lang, maliliit, na kaya naman kainin ng mga alaga natin isda. So, pero kung kinakailangan, at medyo mahina yung blender, pwede kayo gumamit ng strainer para i-strain. At hindi sumama yung malalaking bits ng shrimp o hipon. So, itong ginagawa natin, pwede ito pakain sa kahit anong alaga natin, na common na inaalagaan natin. Beta, guppy. Para hindi lang din masayang mixture kasi may tira pa, lagyan ng konting tubig.
Aluin nyo lang. Yay. So, wala na sa tira. So, after nito. So, ayun. Antayin lang natin kumulo muna yung steamer bago natin ilagay yung mixture natin. Kasi pag sinabay natin ito sa pagpapakulo, masyadong magiging matigas yung itlog natin o yung steam egg. So, magiging parang scrambled egg siya. So, lalagay lang natin to for dito around 10 to 15 minutes. So, pag kumulo na, tsaka nyo siya ilalagay, ha? So, 10 to 15 minutes, antayin lang natin. Pakita ko na sa inyo. So, yan po yung mixture natin. So, takpan na natin. 10 to... Then, antayin lang tayo, 10 to 15 minutes bago natin patayin. So guys, yung pala, habang nag-aantay tayo, yung ginagawa nating steam egg, mataas ang protein, gawa nga ng mga pellet na nilagay natin, yung itlog, tsaka yung hipon. Ngayon, yung spirulina is mataas din naman ang protein niya, so which is, nagdadagdag din to ng color enhancer sa isda natin. So kung nag-aalaga ka ng betta, ng guppy, goldfish, koi, so makakatulong to sa pag-enhance ng color. So pwede rin tayong magdagdag ng additional na powder, which is yung astaxanthin na ginagamit din namin sa steam egg. Kaso wala tayong astaxanthin ngayong araw, so spirulina lang muna ang ginamit natin. Pero usually yun yung ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng astaxanthin, nilalagyan ko rin ng spirulina para mas maayos yung steam natin at mas maganda o mas healthy sa mga isda natin. So pwede natin pakain to sa mga fry na kaya nang kumain ng mga ganito, or pwede rin naman silang gawing lusawin sa tubig para makain ng mas maliliit na fry. Kung wala kayong mga live foods, pwede nyo gawing substitute to dahil mataas din ang protina. So kasahan nyo na maganda rin ang growth rate ng mga fry natin. Pwede rin, kinakain din naman to ng mga adult. So after nito, papakita ko sa inyo paano pakain sa mga isda natin to. So wait. So after 15 minutes guys, check nyo lang kung luto na. Pag wala na kayo nakikita ang liquid sa loob, so it means okay na yun. So itong task medyo jelly siya kasi medyo dito tayo nagdagdag ng tubig kanina. So okay na to. So 15. So guys, ayun. So after 15 minutes, ito na yung mixture natin. So, kung gusto nyo ng medyo jelly na mixture, so magdagdag lang kayo ng tubig. Kung gusto nyo naman na medyo konting solid, so yung mixture natin kanina, yung sundin nyo. So kaya ko siya nilagay dito para mabilis natin matanggal at mahati-hati guys. So ayan, tanggalin lang natin. So makikita nyo, so ito na yung cubes na pwede natin pakain sa mga isda natin. So minsan ang ginagawa ko, isang ganito, isang araw pwede rin kalahati, depende sa dami ng pinapakain nyo. So since ako medyo marami, so minsan, kalahating ganito, nauubos nila. Magkulang, maabot ako ng isang ganito sa isang araw. So kung mapapansin nyo, meron tayong 12 slot. So ibig sabihin, meron tayong 12 days na pakain sa amount na yon. Pero pwedeng mas tipirin nyo, kung lalo kung malamig yung panahon, huwag nyo sobrahan yung pagkain.
Kasi mabilis magkasakit yung mga isda natin, lalo kung ma-overfeed natin. So, yun yung nagiging cause ng sakit nila. So, tanggalin lang natin to isa-isa. Dalawa. Yung mga matitira na mga excess na steam egg, pwede nyo naman simutin. Kasi mga pirasong maliliit, pwede nyo pakain sa maliliit na isda. Tulad ko, mga isda ko ngayon, mga beta, guppy, pwede nyo pakain yun. Simutin nyo lang para hindi mo lang sayang sa mixture natin. Pinagsasama-sama ko na lang sila sa isang container. So, ang tatanungin nyo kung gaano tumatagal to, eh, ang gagawin na, kasi natin, para mas maano natin yung ano ng pagkain, ng steam egg, eh, yung pagkatapos nating tanggalin to, eh, papalamigin lang natin, then didiretso natin sa freezer. Pagtapos natin pakain, eh, syempre, pag nilagay na sa freezer, magiging frozen siya. So, pagka magpapakain na tayo, kukuha lang tayo ng isa, so, siguro, magiging frozen to, kukuha lang tayo ng isa nito, ibababad natin sa tubig. So, pagkababad natin sa tubig, papalamigin lang, tatanggalin natin yung pagiging frozen niya. Pag malambot na, tsaka natin ipapakain sa isda. So, ilagay nyo lang sa freezer pagkatapos magpakain. So, tatagal siguro to ng mga isang buwan, 2 weeks, depende siguro. Basta amoyin nyo lang pagkatapos yung bago nyo pakain. Kung alam nyo medyo iba na yung amoy, mabaho na. So, actually, ang amoy niya ngayon ay amoy itlog na may hipon. So, yun ang amoy niya. Si Miss Purilina, wala naman talaga siya totally na amoy. Meron, pero hindi ganun kalakas. So, may scrambled egg siya na may hipon. So, ganun lang. Lagay nyo na siya sa freezer after yung pagkain. So, may extend natin yung ano ng steam egg. So, yun. So, matanggal na natin. So, papalamigin lang natin to, then lalagay natin sa freezer. So, makikita nyo, ito yung finished product natin. So, pwede natin pakain to direct. Palamigin lang natin bago natin pakain sa isda. Then, freezer ulit. Basta, sa freezer lang siya mag-stay. Sa freezer, hindi sa baba lang ng rep. Dun mismo, para maging frozen siya. So, after pakain, ulitin ko lang, babad sa tubig, pag lumambot na, pwede nyo na siya i-direct na pakain sa isda. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano natin ito ipapakain sa mga isda natin.
So ito guys, ito yung ano natin, frozen steam egg. So galing siya sa freezer. So matigas siya. So ibababad lang natin ng mga 10 to 20 minutes sa tubig. Itay lang natin sila lumambot. So pag lumambot yan, pakita ko sa inyo paano natin pinapakain sa mga beta at agapi. So ayan guys, ito. Ito yung cubes natin ng steam egg. So para sa agapi, iduruin lang natin siya ng maliliit. Sa beta naman, medyo yung sakto lang. Huwag masyadong maliit guys kasi hindi naman nila makakain. Lahat ng beta natin, yan ang pinapakain natin. So makikita nyo, kinakain naman nila. So ngayon kasi wala pa tayong prey, maganda sana makita nyo. So sa susunod na update natin, papakita sa inyo paano kainin ng maliliit na prey yan. Guys, kung papansin nyo, kahit yung mga snails, gustong gusto nila steam egg, pero mas mabilis magparami yung snail, napansin ko mas mabilis sila dumami dyan sa steam egg. So yung mga nagpaparami ng snails, makakatulong to, lalo yung mga nagbebenta ng snails dyan. Yung nakadikit lahat sila, oh. Saan yung pagkawin ko ng mga ano?